Kasunod ng lawak ng pinsala ng superbagyong Yolanda, mas kailangan na raw ng increased rotational presence o yung pinaigting na pagpunta ng U.S. forces sa Pilipinas. Ayon po yan kay DFA Secretary Albert Del Rosario. Pero pananaw ng isang political analyst, imbes na makabubuti, mas delikado pa raw ito para sa ating bansa. Live mula sa Quezon City, my report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, nakita raw sa karanasan natin kay Bagyong Yolanda yung pangangailangan para sa isang increased rotational presence no ng puwersang Amerikano ayon sa Department of Foreign Affairs. Pero sabi ng isang political analyst, kung lumalabas na kailangan natin ng Amerika, ang sabi niya ay mas kailangan daw ng Amerika ang Pilipinas. Hindi isang beses sa sumakaya mga lumilikas mula sa Tacloban sa C-130 ng Amerika. Bukod dito, ang mga high-tech na helicopter, barko at mga sundalong kano ang nakatuwang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagresponde sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ang Estados Unidos, ika-apat sa 53 bansa at organisasyon na may pinakamalaking tulong na naibibigay o na ipapangako sa Pilipinas base sa datos sa Foreign Aid Transparency Hub. Kahapon, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na pinakita ng trahedya ang dulot ng Typhoon Yolanda na kailangan ang increased rotational presence o mas piniigting na halinhinang pagpunta sa Pilipinas ng mga pwersang kano sa bansa. As a result of this typhoon and the assistance provided in terms of relief, rescue and operations, I think this demonstrates the need for this framework agreement that we're working out with the United States on increased rotational presence. Sinabi ito ni Del Rosario sa harap ng deadlock sa negosasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas para magdagdag ng puwersa ng Amerika. Ayaw banggitin ng Department of Foreign Affairs kung saan hindi makausad ang dalawang panig. Nakakatatlong round na raw ang usapan at wala pang masabing susunod na schedule. Ang karanasan daw sa krisis na dulot ni Yolanda ay makakatulong na maiusad ang usapan. Such positive experiences certainly bring tremendous goodwill to any negotiation, allowing negotiating parties to look more at all opportunities obtaining instead of impediments. Pero ang tanong, hindi ba lumalabas na mas kailangan ng Pilipinas ang Amerika? This idea of the framework agreement on increased rotational presence is not only good for the Philippines but also for the United States. Ito rin ang sabi ng isang political analyst, mas maraming makukuha ang Amerika sa binubuong kasunduan kesa sa Pilipinas. At tila mas delikado ito para sa bansa. Kaya dapat daw ay huwag magpadalos-dalos ang Pilipinas. Sa rotational presence, they will be bringing their military troops. Pag meron silang kaaway, and then rotational presence nga eh, sometimes they are there, sometimes they are there. Eh kung pagtiritara ng kaaway nila, yung base na wala sila doon, okay, safe sa kanila. Pero tayo, hindi tayo makaalis. Hindi rin daw katiyakan na makakatulong ito sa bansa sa hidwaan natin sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Will the U.S. go out and block or stop them? Kung if they will, dapat nakalagay sa contract yan. Without that, ano pang makuha natin? Sitting duck tayo eh. In short, we are targets without shield. Open target pagkatapos. Jessica, gusto ng Senado na dumaan sa kanilang pagsusuri kung ano man yung mabubuong framework agreement sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Jessica? Okay, Joseph, I'm not sure kung tama ba yung reasoning, no, yung logic na because of the super typhoon, eh parang nare-reinforce na kailangan natin ng Amerika. Kasi if we follow that argument, ibig sabihin, kailangan din pala natin sa Pilipinas lahat ng ibang mga bansang tumutulong sa atin ngayon because of the super typhoon. Well, yung logic na yon na yung pag-follow, no, yung in terms of logic, yung sinasabi na because of our experience kay Yolanda ay baka mas makabubuti sa atin na we have the presence of the American troops here. That's from the Secretary of the Foreign Affairs. So, I think that's just to buttress the just to push, no, yung deadlock na negotiations between our countries. As sinasabi nila na parang if they are here and kung nangyari yung Yolanda ay medyo easier in terms of operations, Jessica. Okay, kasi
does it follow? Dahil nangyari nga yung Yolanda, mabilis naman silang nakapunta rito kasi nandyan lang din naman sila sa Okinawa, Japan. And kung China ang pag-uusapan natin, China is also helping us now. Di ba nagpadala nga ng hospital ship ngayon sa Leyte? That's correct, Jessica. So I think the logic of our government is that if they want to produce reasons, no, to back up yung pangangailangan noong increased rotational presence, and this is one of the scenarios where they can say or where they say na yung humanitarian relief efforts will be easier under that kind of setup, Jessica. Okay, pero even before nangyari tong super typhoon Yolanda, pinag-uusapan na itong increased rotational presence, Joseph. Eh. So mm-hmm. I'm not sure if it's a valid argument now, no? Kasi I understand from published reports, meron na nga silang identified na lugar sa Palawan na cove kung saan sila maglalagay ng base nila or something. I think you're talking about yung Oyster Bay sa Palawan. Yes. Mm-hmm. Nang sinasabi nitong si Professor Lim is that, okay, yung munang sinasabi ng DFA, walang basing na mangyayari. This will be less than our bases treaty with the United States before, yung sa Subic at saka sa Clark, no? But this is more than yung balikatan exercise na nakikita natin. But ang yung status ngayon nga, may usapang usapan sa pagitan ng Estados Unidos sa Pilipinas even before Yolanda struck. Mm-hmm. So I think this situation, according to the DFA, from the perspective of the DFA, if the United States is here, medyo mas madali nga in terms of deploying mga troops. Although nakita rin naman natin na medyo mabilis din, but I guess increased, no, yung speed ng pagiging pagresponde. And if you're going by yung pinaka-context naman noong pangangailangan natin ng increased rotational presence is another matter. This is to increase yung ating defense capability, Jessica. Okay, let's leave it at that. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.